106.7 Energy FM. Same, same, pero iba, 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy! Good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro, and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lensei. Kamusta ka naman? Hoy, good morning, baby Toby. Anong good sa morning na to? Ako, good na good ako. Ako, hindi ewan ko eh. Sa'yo. Alam mo, wag mo munang isipin yon. Bakit kasi ba kasi nagbibring, nagano ka, naglalabas ka ng isang bad news bago tayo magsalita? Bakit ba laging ganun? Kung hindi mo pinag-overthink, nagsasabi ka ng bad news. Eh ano ba? Eh syempre, kailangan mong malaman. So agad-agad, kailangan bago tayo magsalita sige, talaga. Sige, next time. Sorry na. Kaya minsan nakakalimutan ko mga sasabihin ko dahil sa mga sinasabi mo sa akin bago tayo magsalita. Nakakaloka ka. Huwag mo muna isipin yon kasi, well, wala. Mamaya na lang. Tumatak na sa utak ko. Oh, sige. Good morning sa lahat po ng mga pangga natin na hindi rin magandang pakiramdam ngayon. Oh, and speaking of hindi maganda pakiramdam, nagkasakit po ako. Uwe. Nagkasakit ako. Oh, sige na nga. Kaso nga lang, oh. Ikaw, babaita ka. Oh. Imbis na magsabi ka sa akin ng get well soon, sinabi mo sa akin, wala kang maluloko dito. Kasi gusto ko, ayoko na isplok dahil nakikinig yung accounting. Ayoko na isplok. Grabe. Grabe, ganun talaga tingin mo sa akin. Magagawa ko yun. Oo naman. Kaya-kaya mo yun. Hindi ko magagawa yun. Napakabait kong empleyado. O sige na nga. Pero hello naman. Huy, successful yung translation kahapon. Oo nga, nakita ko nga sa mga video, no? Very, very good. Kaso meron akong nakita na, ano, na nahimatay or kung ano. Madami. Oo, madami. Kaya medyo nakakatakot din naman. Lalong-lalo na sa mga matatanda nating deboto, no? True. Oo, na kung saan, eh, may nahihimatay. Tapos meron pang naapakan, no? Oo. Before, ang dami ko nakikitang naapakan. Mm-mm. Diba? Kaya naman mga pangga, mag-iingat po tayo sa susunod. Kung pupunta man tayo sa mga ganyan ulit, no, mag-iingat po tayo. At kung hindi na naman natin kaya, kung alam natin mismo sarili natin, no, ay huwag na tayo pumunta. Alam mo ha nga ako, baby Toby, dun sa mga nakakapagdala ng cellphone. Yun nga eh. Diba? Paano kaya? Saan nila sinisiksik yun? Diba? Tsaka parang nakakatakot din naman. Kasi syempre, hindi naman lahat ng pumupunta dun ay may busilak na puso, diba? Diba? Kasi syempre, pwede rin yan maano, manakaw. Totoo. Kasi syempre, yan yung parang isang event na kung saan siksikan ang tao. Sama-sama lahat. Sama-sama, laganap ang nakawan. Kaya nga nakakapagtaka kasi may mga friends ako na kasama sila dyan, mga deboto rin sila. Pero nakakapag-selfie sila, ganyan. Saan nila sinisiksik yung ano, telepono? Eh di ba binabalya yung mga tao? Oo. Tapos binubuhat yung mga tao ng kapwa nila. Mm. Tapos para lang makaabot dun sa andas, ganyan. Diba? So paano nga iisipin mo rin? No? Kasi syempre iisipin mo rin na baka malaglag. True. Tsaka baka sa sobrang siksikan, eh mabasag yung ano mo, yung screen mo. Diba? Oo. So mahirap din naman. So kayo, kung kaya nyo yun, eh di congratulations. Ang galing nyo, sana all. Oo. Pero at least, diba, after 3 years of hiatus, eh, talagang ano, nakapag-translation ulit. Tama ka dyan, DJ Lensei, diba? Ay, nako. So anyway, good morning sa mga pangga natin dyan. Nakasalukuyang pumapasok na, no, sa mga nagko-commute. Hello po, kamusta naman ang traffic kahapon, no? Oo. Alam mo, kahapon, hindi ganun ka-traffic nung pauwi ako dito sa San Juan. Oo, talaga. Anong oras yan? Ang bilis, mga nakaano ako dito, nakaalis ako ng Cavite mga 5 p.m. 5 p.m. Dapat traffic na 'yun ah. Dapat traffic punta na 'yun. Dito. Oo. Pero nung nasa PITX na ako, ang smooth. Smooth talaga. Dapat within 1 hour eh nakadating na ako dapat sa bahay. Mm-mm. Within 1 hour, ah, dating 3 hours. Wow. 1 hour. Ganun kabilis yung biyahe ko papuntang Maynila. Anong meron? So parang wow, congratulations kasi siguro part na rin ng ano ng isang magandang rason na yung ano EDSA Carousel. Kasi syempre may sarili siyang linya, may bus lane kasi. Pero nakita ko naman doon sa kanan ko no, papuntang north, napaka-traffic, tsaka papuntang south. Totoo 'yan. Pero alam mo minsan yung mga carousel na 'yan, yung ano exclusive lane for buses, di ba ginagamit 'yan ng iba? Nakita ko yung isang video ng isang araw na bumangga yung isang bus doon sa barrier because iniwas niya dahil merong sasakyan na pinilit pumasok. Tama. Alam mo kahapon muntikan ng makabangga yung bus namin. Oh my gosh. Oh, muntikan na kasi di ba doon sa may EDSA kasi
pwedeng kumanan, pwedeng ano eh, pwedeng makuha yung linya nung ano, nung bus lane, 'di ba, ng masasakyan. Buti na lang nakatigil tong si ano, etong si bus, yung driver namin. Kasi kung hindi, tatamaan niya talaga yung sasakyan na nasa harapan niya. Yun lang. Kasi minsan kasi makukulit kasi mga driver eh. Totoo 'yan. Pag kasi nakita nila na free or libre yung ano, yung daan na yun, kukunin talaga nila yun. Totoo. Lalong-lalo na kung walang bantay. Ay, yes. Nakukunin talaga nila yan. Totoo yan. Kaya naku, disiplina na lang para sa mga panggana. Tama kayo dyan. At syempre, alam ko ha, sa pagkakaalam ko, may multa na kapag nahuli kayo. Lagi malaki naman. Yung multa. Oo. Pag pumunta ka dyan sa bus lane na yan. Oo, totoo yan. Mm. Nakakaloka. Pero alam mo, more than the multa, dapat kasi yung safety ng mga tao yung iniisip. Yes. Kasi matik na kapag bus lane, mabibilis yan. Kasi mga bus talaga yan eh. Parang intended for them yan. Para nga mas maayos yung daan, para mas mabilis yung biyahe ng mga nagbubus, ganyan. Tapos sisiksikan mo. Yung biglaan pa, di ba? Yung tipong napakabilis nung bus, tapos bigla kang sisiksik, bigla mo silang ikakat. What yan. If punong-puno yung bus na yun, di ba? Totoo yan. Hindi yung madidisgrasya yung mga pasahero nun. Totoo. Madaming tao yun, di ba? Isipin mo, madaming tao ang madidisgrasya, madaming tao ang posibilidad na mawalan ng isang part sa kanilang pamilya. Huwag naman sana, no? Huwag naman sana. Ayaw pero there's a chance, no? There's a chance. Oy, which brings us to the topic, Baby Tobes. No, isang araw ko pa ito gustong i-discuss sana or pag-usapan, pero nagkastig ka nga. Nakakaloka. Sakit na sumak to sa translasyon, ha? How dare you? Hindi. Sumak ko nga lang talaga. Kahit ako naman, masama yung pakiramdam ko eh. Pero sige, pag-usapan muna natin yan tapos isingit natin tong topic ng 299 engagement ring. Ay, 299. Ah, oh my gosh. Ang dami ko nakikita nga yan. Diba? Pero syempre, nito nga weekends, diba? Oo. Nakapag ano tayo, nakapagkita-kita tayo na, or nakapanood tayo ng mga TikTok video. Naku. Nakakaloka. So, sige, ipasok sige, natin ito muna yan. Tulungan muna natin yan. Itong ating center muna na si Chelsea, no? Oo. Kung saan may jowa daw, DJ Lindsay. Oo. Tapos, itong jowa niya ay hindi daw seloso. Ay, okay. Hindi seloso, hindi man lang tinatanong kung sino yung kasama. At kapag nagkakwento daw siya ng puro lalaki, parang wala lang daw sa kanya. So, ngayon, ikaw bilang babae, ano ba talaga? Ang gusto nyo, yung nagseselos ba talaga? Ang boyfriend nyo, o hindi? Yung sapat-sapat lang. Sapat-sapat. Kasi naka-experience na ako, Baby Toby, ng sobrang seloso ng jowa na kala mo talagang hindi ako... Toxic. Oo, talagang kala mo wala akong kaloyaltyhan sa katawan. Ay, no. Oo, pero kasi nasa tao din talaga yan eh. Kapag alam mo yun, meron ka sigurong kinagawang hindi maganda, ibabato mo yan sa partner mo. Tama. Pero what if naman yung boyfriend mo, di ba? Wala naman talagang ginagawa. Tapos wala lang tiwala sa'yo. Alam mo na... Galing ako dyan. Diba? Sa ganyang relasyon. I know, right? Wala ka na mong ginagawang masama. Oo, alam mo yung natulog lang ako. Tapos kinabukasan, manloloko na ako. Yun nga. Ay, naku naman, sinasabi ko talaga sa inyo na mahirap, no? Mahirap kapag mahirap. Yung partner mo ay walang tiwala sa'yo. Oo. Siguro yung early stages ng inyong relasyon, parang okay lang, kinikilig ka pa pag nagsaselos siya. Siyempre naman, siyempre, bilang babae. Siyempre, diba, gano'n naman yun. Diba, magkikiligin ka na, uy, ang jowa ko nagsiselos. First time to. Ayaw niya ako sa iba. Ganyan. Oo, binabakuran niya ako. Possessive. Pero as time goes by, di ba, kapag tumagal na kayo at ganun pa rin siya, at talagang galit na galit talaga siya sa'yo, at parang to the point na ramdam mo na parang wala talaga siyang tiwala, mapapraning ka eh. Mabubwisit ka eh. Nakakainis, di ba? Parang lahat ng ano, lahat ng tao sa paligid mo, threat para sa kanya. Di ba? Tapos ito pa nakakainis, Baby Toby. Tama yun ha. Yung tipong akala hindi na magiging, wala ngang tiwala sa pagiging loyal mo. Tapos lahat ng tao feeling niya agawin ka. Diba? Ganyan. Pero nakakainis din naman talaga kapag yung lalaki hindi nag-ano, hindi nagsiselos. Yung tipong parang tuod lang siya na, alam mo yun, huy, may umalandi sa akin na lalaki, oh, wala kang reaction. Parang ganyan. Hoy, anytime pwede akong ano, oh, pwede akong, 'di ba, i-kiss nito o i-hug nito, 'di ba? Wala lang sa iyo. So mapapa-question ka, ano ba, tumahal ba ako nito? Tama ka diyan. O kasi syempre may mga lalaki din naman kasi na talagang ayaw lang talaga nila magpaka-toxic. Kasi syempre sa nauuso rin ngayon yung ano eh, mga lalaki na toxic na sinasabi lang ang toxic ng mga lalaki kapag nagsiselos, insecure ka ba? Diba? Kasi meron kasing mga lalaking ganun eh, na ayaw nilang maisip na nai-insecure ka sa ibang lalaki. Kasi ang nangyayari kasi nagiging negative yung pagsiselos eh. Oo. Sa ibang babae ha. Sa ibang babae, hindi ko nilalahat, pero ang daming kong napapanood
sa TikTok na kung saan ay sinasabi nila, huwag kayong magsaselo sa mga tropa nilang kaibigan. Ay, sa mga tropa nilang lalaki. Oo. Kasi minsan kasi ang nangyayari, parang kayo nagmumukhang insecure kayo. Totoo. Which is, sabi nila, ayaw daw nila sa mga lalaking insecure. Oo. So, kaya ngayon, yung mga lalaki na hold back yung kanilang, ano, yung kanilang feelings na nararamdaman, like yung pagsaselos, hindi na nila pinapansin yun kasi ayaw nilang maging toxic, ayaw nilang magmukhang insecure. Grabe naman, pero kasi nga, minsan kailangan din yan sa relasyon. Ayun nga, to spice things up. I know na kailangan niya, pero syempre, kaming mga lalaki, iniisip lang namin na baka kapag nagselos kami, ayawan nyo kagad kami. Yun yung Grabe. Iniisip namin kasi sobrang mahal namin kayo. Pero hindi ibig sabihin nun, wala nang epekto sa amin yun, ha? Wala nang epekto, may epekto sa amin yun. Alam mo, kaming, pag kaming mga lalaki nagseselos, parang gusto na namin manapak eh. Ganun siya. Oo. Ganun yung feeling ng feel namin eh. Hindi ba parang kasi feeling nyo pogi kayo kapag hindi kayo nagseselos? Ay hindi, hindi ganun. Feeling ko ganun kayo. Ay hindi. Pakul kayo eh. Malalaki. Hindi naman lahat. Tingnan mo, kuya ano, sino to kuya Estong, ibaba mo na nga yung ano natin dyan, yung pinapababa ko yan dyan sa'yo. Ay ako, nagseselos din naman talaga ako ah. Oo. Oo. Seloso ka ba? Ayoko na magsalita pero oo, nagseselos din naman ako. Talagang hindi ko lang talaga inaano, hindi ko lang naman talaga ina-express ang lubos-lubusan. Alam mo, may mga lalaki na sinasabi kasi nila na hindi ako seloso, hindi ako seloso. Pero, makwentuhan mo lang nung, kung ano man, susungitan ka bigla. Yung magagalit bigla. Kasi nga... Ganyan na ganyan si Robel. Nakikinig siguro yun ngayon. Kasi papunta siya kung saan man. Kasi isipin ganyan mo, diba? Eh. Isipin mo, yung taong gustong-gusto namin, makikipag-usap sa iba. Para sa amin, ang ano nun, ang sakit nun para sa amin. Makikipag-usap lang naman, hindi naman... Girl. Makikipag-ganohan, tsuktsakan. Girl. Kapag may nakapag-usap sa'yo, tapos palagi kayong nag-uusap, palagi siya nakipag-usap sa'yo. Ah, pagpalagi, yun ang palagi, problema. Iba na yun, di ba? Pagpalagi, may problema. There's a chance na flirting na yun. Oo, pero kung hindi naman palagi, like kamustahan lang, di ba? Pero okay, wala lang naman yun. Oo. No? Pero syempre kapag palagi, iba na yun. Totoo. Tapos meron pa kayong history. Ay, oh, totoo. Ay, totoo yan. Ako, nakakaloka. May posibilidad na biglang mag-spark ang minsan nang na-ignite na fuel. Ay, nako. Na ano, flame pala. Ah, tapos sabihin nyo na, ano, if there's a chance, ay, nako. Ay, may chance ba? Yun yung tanong eh. Mararamdaman mo naman yun kung may chance tong dalawang to eh. Na parang, sige na nga, iwan ko na kayo. Mukha kasing ano eh. Parang naudlot lang naman yung pag-iibigan ninyong dalawa. Even if... You wind out of being left out, okay lang, di ba? Kasi syempre, ikaw na lang mag-let go para sa kanilang kaligayahan. Kung ikaw, mag-let go ka. Ako, kung kasi mahal ko siya, gusto kong sumaya siya. Ganun ako, i-let go ko na lang siya. Oo. Kahit na masakit yun para sa akin. Oo. Mapaiyakin niya yun. Ay! Iiyak ka ba? Iiyak ako eh. Iiyak ka. Oy, friend, usap-usapan lang to friend. Ano ba? Topic lang to friend. Anyway, change topic. Ayoko umiyak ngayon. Okay lang yan. Alam mo, minsan kasi ginagamit lang tayo ng universe para iparealize na sila pala talaga yung meant for each other. Kumbaga, binuo mo lang siya, binild up mo lang siya para sa ibang tao. Kumbaga, ano ka lang, stop ka lang talaga papunta doon sa destination. Stepping stone ka lang niya. Oo. Ang sakit naman. Springboard, ganyan. Nakakaloka, diba? Oy, ito na nga. Pero hindi kasi lahat, diba? Kahit ano pang gawin mo, yun nga eh, diba? Hindi lahat ng kabutihan na gawin mo dun sa tao or na gagawin mo sa isang tao, masusuklian eh. Tama. Minsan, imbes na masuklian, mapipintasan pa or makikwestiyon pa. Mm-mm. Diba tulad na lang nitong trending topic na to na 299 engagement ring. Ito na nga. Naisip ko rin yan, naitanong nga sa'yo. Oo. Ikaw bilang babae, ano ang say mo dyan? Binigyan ka ng, kunwari, Kuya Romel. Di ba, hindi pa nagpo-propose sa'yo. What if yung binigyan niya sa'yo, 299? Alam mo, ito ha, sa totoo lang ha, sa totoo lang talaga, kung yun lang yung problema, 299 lang yung presyo ng Sing Sing, pero whole package naman siya bilang boyfriend, malambing, tinutulungan ako sa mga kailangan kong gawin, inaalagaan ako, minamahal ako every moment of the day, ganyan. Tapos ako lang talaga yung mahal niya. B, yung 299 na yan, maliit na bagay lang yan. Diba? Kung pera lang,
lang, eto ha, kung pera lang ang problema, walang bagay yan. Kasi hindi naman tayo, alam mo yung disabled, para hindi makagawa. Even yung mga disabled ka, kumikita ng pera. Yes. Kumbaga, kaya niyong kitain yan eh. Kung sa ngayon, 299 lang yan, maghintay ka lang. Diba? Mm-hmm. Kasi bilog ang mundo, tulad nga nung sa pinost ko, bilog ang mundo. Kung ngayon, mahirap kayo, at meron naman kayong pangarap, hindi forever mahirap kayong dalawa. Tama. Diba? At yung lalaki, hindi porket, ngayon lang ang kaya niya ngayon, yan lang yung kaya niya forever. Oh, diba? Puso mo. Bahala mo kasi na, affected talaga ako dito. Actually, oo. Tama diba? Rin naman. Affected ako bilang... Kawawa yung lalaki. Yes. Bilang lalaki at hindi naman ako ganong kayaman din naman. Diba? Siyempre, parang madidismaya ako. Oo. Na ganon yung mga sagot ng mga, ano, yung mga comments ng ibang babae na kung saan eh, parang dapat binibigyan mo siya ng ano, ng diamond ring na na mahal. Para sa akin ha, engagement ring. Mm-mm. 'Di ba? Parang ito yung magpapatunay na mahal ka niya talaga. Gusto niyang i-lockdown. Diba? Hindi mo noon papakasalan yung ring eh. 'Di ba? Hindi naman it symbolizes your love lang naman. 'Di ba? Kasi siyempre, ang nangyayari kasi iniisip nila, yes, it symbolizes your love, pero ang cheap naman ng pagmamahal mo kung ano, kung 299 lang. Yun yung meron akong diba? Narinig na ganun yung point niya. Grabe, di ba? Diba? Para sa akin, natutumbasan ba ng pera pagmamahal mo? Yun nga. Why? That's just money. Kasi may ibang nagka-comment, Baby Toby, na parang deserve mo mag-demand kung sa tingin mo 8 years, 9 years na kayo tapos yan lang yung nakuha mo. Meron kang point na mag-demand because yan kay, yan yung gusto mo eh. Oo, with all due respect sa mga naaapektuhan, pwedeng-pwede naman po talaga kayo mag-demand. Pero how would you demand kung alam mo na yung lalaki is incapable of giving that amount, diba? Tama. Of letting go of that amount. Kasi 9 years na sila. I'm sure Baby Toby, alam niya yung kapasidad ng lalaki kung magkano lang yung kaya niyang ibigay. Yes. Lalo na, alam mo na feel ko na rin to eh. I'm sure na feel mo na rin to. Na minsan, may mga pagkakataon talaga na said tayo financially. Oo naman. Na tipong gusto mong kumain pero itong kakainin mo na gusto mo eh hindi pala pwede because kailangan mong ibayad sa ganito. Mm-mm. Kailangan mo mag-provide para sa ganito. Mm-mm. So yung halimbawa 100 pesos na gusto mong pagkain, ang ending is 30 pesos na lang yung pwede mo palang ispend. Tama. Na-experience mo na yan? Na-experience ko na yan. Alam mo, nung lumipat ako dito sa San Juan, gustong-gusto ko talaga nun bumili ng chicken. Oh. Pero hindi ko magawa kasi nga I'm broke pa nung time na yun. Kasi diba? Syempre, adjustment period pa yun. Diba? Eh. So ngayon, ang ginawa ko, delata na lang ako. Kahit walang luto-luto, delata, go lang. Pero syempre kasi, alam ko naman kasi yung estado ko nun. Oo. Hindi ko pa kaya to eh. Oo. So eto muna ako sa ngayon. Sa ngayon. Sa ngayon, hindi forever yan. Mm-hmm. Pero ang gagawin naman natin dito, kung iahalin tulad natin sila, or iyan tulad natin yung sitwasyon na yun sa engagement ring na yan, hindi naman forever na yun lang yung ibibigay sa iyo eh. True. Diba? At hindi naman forever na mahihirapan yung ano mo, yung partner mo, no? Kasi darating din yung time at darating din yung moment niya mismo sa buhay niya. Hindi man ngayon, no? Sabihin na natin 299 lang ngayon yung ibigay sa iyo. True. Pero darating din yung panahon, 'di ba, na ibibigyan ka ng isang katutak kahit na gaano pa kalaking diamante. 'Di ba? Tapos ano yun nga eh, 'di ba? Sasabihin ng iba, hindi kung broke ka, wala kang pera, wag ka makipagrelasyon. Talaga ba? What if yun lang yung pinaka problema pero mahal niyo yung isa't isa? Tama. Would you allow yung poverty to get in the way? Mm-mm. Alam natin na mahirap makipagrelasyon kapag syempre wala kang pera. Pero paano kung talagang in love ka? Tapos ang problema lang is hindi ka makabili ng mamahali na engagement ring. Diba, alam mo pa ang issue pa dito, diba? Lagi nila sinasabi, ano, gender equality. Oh. Diba, woman empowerment. So ngayon, ang nangyayari, pag binigyan kayo ng ano, ng, sabihin natin, hindi pa ganun ka-establish yung buhay ng boyfriend nyo, hindi nyo pagjojowain. Diba? So, parang yung lalaki na wala pang pera, ay walang karapatan magjowa. Diba? Dapat ikaw nagpo-provide. Dapat ganun yung parang ano yun. Give and take eh. Parang ang nangyayari kasi, dapat wag mo itong jowain kahit na maganda yung intention sa'yo kasi mahirap pa. Diba? Parang nakakabastos yun sa lalaki. Diba? Sorry naman, mahirap lang. Mm-mm. Diba? Parang what if yun lang talaga yung ano, yun lang talaga yung catch. Dahil hindi breadwinner siya at nagpo-provide siya para sa family kaya hindi niya afford yung mamahalin na sing-sing. What if yun lang talaga? Hindi ba dapat pareho kayong, bakit hindi yung babae ang magbigay ng engagement ring? Diba? 2024 na. Brad, kung mayaman naman siya, kung yung mga nagsasabi na yun, eh, well established, diba? Financially stable na sila, diba? Mm-hmm. So what if kayo na nga lang, no? Diba? Oo.
at if yun na lang, kasi kung demand-demand kayo ng demand din, di ba? Edi bumili ka ng sarili mo. Di ba? Break the rules, di ba? Oh. Break the barrier. Bakit laging kailangan lalaki ang magbigay ng engagement ring? Bakit hindi babae? Mm-mm. Sige nga, ikaw magbigay ka ng engagement ring sa kanya. Di ba? Oh, gender equality, di ba? Sabi mo, mahal mo, di ba? Oh. 9 years kayo. But the thing is for me, again, baby Toby, stress ko lang na, alam mo yon, 9 years na kayo, dapat alam mo yung kapasidad ng boyfriend mo. Yes. Dapat kilala mo na siya. At Mm-mm. hindi kung alam mo na ganito lang yung kaya niya dahil nagpo-provide pa siya para sa pamilya. Hindi ba maganda nga din yun? Kasi yung pinapakita niya sa pamilya niya, pag nagkapamilya kayo, ganun din yung gagawin ng lalaki eh. Yes. Nagagawin ng lahat, makapag-provide lang. Alam mo, feeling ko, no, sa mga may issue sa tunay nine ring, ang gusto nila yung mamahaling singsing. Bakit? Bakit? Para lang ma-flex. Ay, totoo. Para ma-flex sa social media, totoo. Para ma-flex sa kanilang mga tropa, di ba? Kasi syempre, oy, diamond ring. Mm. Oh, mahal 'yan, 'di ba? Diba? Paano mo nga naman ba ma-flex yung 299 ring, 'di ba? Pero para sa akin, no. Diba? Kung ako magiging babae, no, tapos bibigyan ako ng 299 ring, okay lang sa akin yung walang problema, masaya ako doon. Oo. Bakit? Kasi it symbolizes our love. Eh. Totoo. Yes, hindi naman siya ganoon kamahal. Oo. Pero it's the thought that counts. At syempre, kung ano yung nagsimbol mismo sa aming pagmamahalan, yun kasi yun. Diba? Tsaka the fact na yung taong mahal mo, yung nagbigay sa'yo noon, kahit pa cheese ring yan. Diba? Kahit pa dahon yan, di ba? Bumamela na talagang pinulupot nilagay sa... Basta yung mahal mo yung nagbigay sa'yo, I'm sorry, kung hindi ka materialistic na tao, it won't matter. Diba? Kahit nga walang engagement ring, pero alam mo na sa'yo, diba, ako'y sa'yo, ikay sa akin, sabi nga sa kanta. It, diba, material things won't matter. Tama. Tigil-tigilan na natin yung pag-flex-flex na yan. Uy, mamahalin to. Uy, tingnan mo tong ano, sing-sing ko. Meron kang ganito. Wala. Ay, naku, tigil-tigil. Kasi ang yabang lang yan, okay? Unang panahon nga, ang piniflex yung mga manok at saka baka na kaya mong ibigay sa pamilya. Di ba? Anong panahon? Oh, di ba? Oh, gusto mong pakasalan tong anak ko. Oh, bigyan mo kami ng 10 kalabaw, 10 baka. Oh, mag-igib ka dyan araw-araw. Oh, di ba? Ganun eh, magsibak ka ng kahoy. Walang engagement ring noon. Oh. Tantanan nyo kami. Diyos ko, tapos yun. Ngayon na lang yan eh. 299? Ay, naku. Alam mo, ang dami ko talaga napapanood na ano yun, na video eh. Oo. Oh, about sa mga against sila sa 299. Alam mo, nabubwisit ako. Ewan ko lang ha. Sorry ha. Kanya-kanya sorry, naman tayo. Oo, kasi kanya-kanya din ang... Well, irespeto na lang natin, Baby Tobes, yung pananaw. Pero kasi kami ni Toby, ito yung pananaw namin. And yan din yung pananaw ni Rommel. Diba? Tunay na lang naman. Ang mahalaga dyan, mahal nyo ang isa't isa. Pero kayo rin naman, bahala kayo. Kung gusto nyo, kung materialistic kayo, at inaanin yung presyo as sign of love, di ba? Bahala na kayo dyan, di ba? Nanggagaling kami ni Baby Toby dun sa posisyon na alam namin kasi yung tipong wala ka nang masikipan yung sinturon daw, di ba? Yung sikip na yung budget namin, pero kailangan pa rin namin mag-provide. Yes. Doon kami nanggagaling eh. Sa hirap kami nanggagaling eh. Yung tipong gusto mong mag-save, kasi sabi dito, mag-save, sana nag-save. Pero paano kung mahal na mahal mo siya, pero wala ka talagang ma-save? Di ba? Yung talagang diba? Yung sinasahod mo talaga, saktong-sakto lang sa mga bayarin mo. Oo. Kasi hindi naman lahat ng tao or hindi naman lahat ng lalaki nabibigyan ng tamang sweldo eh. Diba? Diba? Hindi naman lahat ng lalaki merong mga 80,000 na sahod eh. Diba? Diba? Kasi isipin mo, yung sabihin na natin, yung sinasahod ng ano mo, ng boyfriend mo ay 20,000. Oo. Para sa akin, girl, hindi enough yun kung meron kang pamilya. At meron kang pinag-aaral na kapatid, di ba? Hindi enough yun, lalong-lalo kung ikaw ang breadwinner. Totoo. Di ba? Kaya kailangan kumilos ng mga lalaki, kailangan pa mag-extra job ng mga lalaki para lang mapunan yung kanyang responsibilidad. At dapat meron siyang partner na handang umintindi sa kanya. Yun lang yun. Siguro naman walang issue naman sa partner niya, no? Okay lang naman. Huwag na tayong makialam mismo talaga. Diba? Pero sumagot yung lalaki, ewan ko kung legit yun, kung yun talaga yung lalaki. Eh baka kasi ang nangyari, ano lang yun eh. Baka ano lang, no? Maka-ride lang sa... Mag-trend lang. Sa trending. Oo. Anyway.
So ayun na nga, DJ Lensay, no? Maraming salamat. Pag-usapan din natin 'to. Tagal ko na rin 'to iniisip. Grabe. Oo nga, no? Buti lang pinaalala mo sa akin at napag-usapan natin 'to. 'Di ba? Anyway, mga pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lensay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre, si Baby Toby ay pwedeng-pwede mong stalk sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Alright? So for the meantime, magbalik-tugtugan muna tayo. For our next song, here's a song from One Direction titled Night Changes. Only here at your number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Hoy! Energy!